Banal at mahabaging Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal sa amin na napatunayan sa krus ni Hesukristo. Noong nagtungo po kami sa kapahamakan dahil sa aming mga kasalanan, ipinakita niyo po sa amin ang inyong dakilang biyaya at kahabagan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Hesukristo. Lahat ng aming mga kasalanan ay napatawad at pinagkalooban niyo po kami ng panibagong buhay at panibagong puso at panibagong pagnanasa na maisa katuparan ang dakilang kalooban mo sa aming natitirang panahon sa mundong ito. Sa umagang ito, nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig ng inyong salita. Kayo lamang po ang kumilos sa puso ng bawat isa sa amin at turuan niyo po kami ng tamang daan na dapat naming lakaran at ipakit, babuksan niyo po ang aming puso at isipan at aming mata ng pananampalataya upang makakita po kami ng makalangin na bagay. Malapit na po, Panginoon, ang summer retreat na inihahanda po namin para sa kaligtasan ng maraming naliligaw na kaluluwa. Kayo lamang po, Panginoon, maunang kumilos at lumakas sa lahat ng aming mga ginagawa para sa itong gawain. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesukristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia, Mateo chapter 25. So, buksan po natin ang ating mga Biblia, Mateo chapter 25. Magmula verse 1 hanggang verse 13. Magmula verse 1 hanggang verse 13. Magsalitan po tayo sa ating pagbabasa. Ako po muna, pagkatapos kayo, one verse by one verse. Pag magbasa po kayo, dapat sama-sama, daan-daan at malakas. Okay? So ako po muna, verse 1. Ang kaharian ng langit ay mahihahambing sa 10 berihen na kumuha ng kanilang mga ilawan at lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Sapagkat nang kunin ng mga hangal ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nagdala ng langis. Samantalang naaantala pa ang lalaking ikakasal, ay inantok silang lahat ay nakatulog. Bumangon lahat ang mga birihen yun ay iniayos ang kanilang mga ilawan. Ngunit, sumagot ang matatalino na nagsasabi, "Maaring hindi sapat para sa amin at para sa inyo. Kaya't pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili kayo ng para sa inyo." Verse 11. Pagkatapos ay dumating naman ang ibang mga berihen na nagsasabi, "Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami." Verse
Verse 13 po, sabay-sabay po natin itong basahin. Kaya't maging handa kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman na ang araw o ang oras. So, ngayon po, pag-aralan po natin tungkol sa itong parable ng sampung berihen. Magkaramihan po na dito ngayon ay siguro narinig po ninyo yung kwentong ito, sampung berihen. Kaya limang matatalino, limang hangal. So, ito po yung sinabi po ni Jesu Kristo para sa ating lahat. Kasi sa mundong ito, yung mga taong matalino, yung mga taong hangal ay sama-sama. Sama-sama dito sa lupa. Pero pagdating ng Panginoon Jesus Kristo, doon po malalaman natin kung sino po ang hangal, sino po ang matatalino. So, una sa lahat po, isipin po natin anong ibig sabihin ng matalino. Ano po yung pagkaunawa po ninyo sa matalino at hangal? Yung mga matatalino ay mataas yung grade nila sa school, di ba? Sabi natin, matalino sila. O mabilis yung takpo ng utak, mabilis yung takpo ng isip. Matalino kaya top 5 o top yung honor, mga higher honor, matalino sila. Siyempre po, yung kanilang magandang grade sa school, hindi lamang po galing sa kanilang katalinuan, kundi din galing sa kanilang sipag sa pag-aaral. Okay? Kung hindi masipag sa pag-aaral, kahit matalino ka, babaksak ka sa mga grade. Kahit hindi gaanong kataas yung IQ, pero kung masipag talaga sa pag-aaral, mataas naman po yung grade nila sa school. Okay? Yung katalinuhan po dito, ano pong ibig sabihin ng mga matatalino na berihen o hangal na berihen? Yung hangal na berihen po dito, di ba sampo po yung meaning, yung buo, lahat ng tao ay yung number 10. Kompleto na. So, pero sa mga itong sampo, may dalawang grupo, verse 2. Ang lima sa kanila ay mga hangal, ang lima ay matatalino. Verse 1 muna. Ang kaharian ng langit ay mahihambing sa sampung berihen na kumuha ng kanilang ilawan at lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Okay? Yung kaharian ng langit ay mahihambing sa sampung berihen na kumuha ng kanilang mga ilawan at lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Isa lang, lalaki. Pero ilan po yung babaeng kakasal? Sampo. Pwede po ba gano? Isang lalaki, sampung babaeng kakasal. Delikado ito. Meron po ba ganitong wedding? Isang bride. Isang bridegroom. Sampung bride. Malaking problema ito. Hindi ito tungkol sa mga wedding sa mga tao. Yung lalaking ikakasal, sino po ito? Lalaking ikakasal. Isasulat ko po dito. Mga ilan po mahalagang meaning dito, tandaan po ninyo kung anong ibig sabihin ng lalaking ikakasal. Okay? Ikakasal. Ito po ay si Jesu Kristo. Si Jesu Kristo. Okay?
Isa lang siya, di ba? Isang lalaking ikakasal. Yung babaeng ikakasal, babaeng ikakasal, sino po ito? Babaeng ikakasal, Christian, mas tamang sagot po doon ay church. Church ay babaeng ikakasal. Okay. Ito po yung church po ay binubuo ng lahat ng mga Christian. Tama po ba? Yung Christian po ay body of Christ. Body of Christ o babaeng ikakasal. Yun po ang illustration sa Biblia para maintindihan po natin ano ba yung iglesia, ano ba yung relation sa pagitan ni Kristo at yung mga Christian. So napakahalaga po yung relation itong dalawa. Okay. So minsan sabi sa Biblia 1 chapter 15, si Jesus ay puno. Saka yung Christian ay sanga. Branch tayo, sanga. Si Jesus ay puno ng ubas. Okay? Si Jesus ay puno ng ubas. Yung Kristiyano ay sanga, dapat nakadikit. So, nakadikit sa yung puno. Sabi din po, si Jesus ay ulo ng church, tapos yung church ay body of Christ. Okay? Dito, ang si Jesus ay lalaking ikakasal, ang church ay babaeng ikakasal. Okay. Napaka-close po yung, napaka-importante yung relation sa pagitan ni Jesus at yung mga Kristiyano. So, pumunta po tayo sa Revelation chapter 19. Revelation chapter 19. Verse 7. Revelation chapter 19 verse 7. Tayo'y mag-alag at tayo ay magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian sapagkat dumating na ang kasar ng kordero. Dumating na ang kasar ng kordero at inihanda na ang Kanyang magiging asawa, ang Kanyang sarili. Yung kasar ng kordero, sino po yung kordero ito? Si Jesus. Kordero ng Diyos, si Jesus. Kasal ng kordero. The marriage of the Lamb has come. The marriage of the Lamb has come. So, may idea po tayo tungkol sa kasal, di ba? May idea po tayo tungkol sa kasal. Okay? Ano po yung kailangan sa, ano po yung pinakamahalaga sa wedding ceremony o marriage? Ano po yung pinakamahalaga? Pagkain? Yung lalaking ikakasal at babaeng ikakasal. Yan po yung pinaka main character. Lalaking ikakasal, yung babaeng ikakasal. Kaya sa wedding po, sa wedding, sino po yung pinaka maganda sa wedding ceremony? Babaeng ikakasal. Sino po yung pinaka guwapo sa wedding ceremony? Lalaking ikakasal. Dapat. Kaya, yung mga nanay dito, naalala niyo po ba yung nung nagpakasal kayo? Naalala niyo po ba yung mga nanay dito? Pinaka maganda kayo noon. Pinaka maganda. May picture po ba kayo? May picture. So, minsan, tinitingnan din namin ni Sister Kang yung picture, wedding picture. Ay, sino ito? Parang hindi kilala.
yung pinaka maganda noon, pinaka guwapo noon. Ganun din po yung tatay nanay dito, pag nakita niyo po yung mga wedding picture, ay maganda, o guwapo. Kamusta po yung mga dress? Maganda o pangit? Sa mga damit, pinili ninyo, napili ninyo yung pinakamagandang dress, di ba? Hanggat makakaya. Mga white. Anong kulay? Ordinaryong, anong kulay ng wedding? Karaniwa dito. White. Okay? White. White dress. Bakit white dress? Bakit white dress? Kasi yung white, puti, ay simbolo ng purity. Pure. Hindi na dungisan. Hindi na pintasan. Walang dungis, walang dumi. Pure. Okay? Pure. Yun po yung meaning ng white dress. Alam niyo po ba, meron po tayo, katayo pong lahat ay babaeng ikakasal sa harap ni Jesus. Sino po yung lalaking ikakasal? Si Jesucristo. Kahit matanda na, kahit may edad po dito, yung mga tatay, nanay, tandaan po ninyo, tayo po ay babaeng ikakasal. Hindi po sa laman, kundi sa ating spirito. Darating po yung araw na makaroon ng kasal ng korotero. Kaya haharap po doon. Haharap po tayo doon sa kasal ng korotero. So, second coming of Jesus, okay, pagkatapos ng second coming of Jesus, babalik po siya? So, bakit babalik si Jesus? Para kunin yung kanyang asawa. Okay. Babalik si Jesus para kunin yung kanyang babaeng ikakasal. Sino po yan? Tayo. Yung mga born again na ligtas na Kristiyano ay babaeng ikakasal. Inihahanda na ang kanyang magiging asawa, ang kanyang sarili. Verse 8 po, at sa kanyang ipinakaloob na magsuot ng tinong lino, makintap at malinis. Pinong lino, makintap at malinis, sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Okay? Pag humarap po tayo, pag sumama po tayo sa kasal, bilang babaeng ikakasal, pero ang dumi ng dress, ang dumi ng dress, paano? Anong sasabihin ng lalaking ikakasal para pag dumi-dumi yung mga dress ng babaeng ikakasal? Eh, baka tatakas. Eh, anong uri ng babaeng ikakasal ito? Ang dumi, hindi siya nagligo, ang bao. Meron ho ba ganong babaeng ikakasal? Mabaho, bagulo yung buhok, may laway sa bibig, may kuk, may ano sa mata, parang sa loob ng isang buwan hindi naligo, magulo. Kung ganong itsura ng babaeng ikakasal, anong sasabihin ng lalaking ikakasal? Mahiya. Hindi po ito tungkol sa ating mga nakikitang itsura. Okay? Ang mahalaga po sa harap ng Diyos, yung ating kalagayan ng yung panloob na pakatao. Okay. Panloob na pakatao. Okay. Tandaan po natin, kaya tandaan po natin yung ating spiritual na kalagayan, spiritual na position natin sa harap ni Jesus, tayo po ay babaeng ikakasal. At darating po yung time, yung kasal ng kordero. Doon po tayo sasama. Siyasatin po natin, check-in po natin kung kamusta ba yung aking spiritual na hitsura.
Okay. Pag pinipicturean po tayo, so smile tayo, smile, di ba? Smile. Tapos yung mga, baka magulo yung itsura. Para maging maganda yung picture. Pero pag pinicturean po tayo ngayon sa harap ng Diyos, ano po yung magiging itsura ng ating spirito? Isipin po natin. Yun po ang mas mahalaga. Chapter 20, verse 9. As sinabi ng anghel sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasar ng kordero. As sinabi niya sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. Kaya makaroon po ng malaking hapunan, yung banquet sa kaharian ng Diyos, sa kay lahat po ng mga ligtas na Kristiyano ay naimbitahan ng Diyos. Naimbitahan. So, pumunta po tayo sa Mateo chapter 22. Mateo chapter 22. Verse 1. Si Jesus ay muling nagsalita sa kanila sa mga talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay katulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasar ng kanyang anak na lalaki. Okay? The same meaning. Okay? Kaharian ng Diyos, kaharian ng langit ay katulad ng isang hari na nagdadaos ng isang handaan para sa kasal nino ng kanyang anak na lalaki. Sino po itong anak na lalaki? Si Jesus. Okay. Handaan. Wedding banquet. Ito. Yun po yung kaharian ng langit. Mangyayari po ito sa kaharian ng langit. Lahat ng mga tao po ay naimbitahan ng Diyos. May invitation card. Okay. We are inviting you. Sabi ni, kaya yung mga angel po ay messenger. Invitation card. Ito po yung invitation card. We are inviting you. Kailan? Sa langit. Sa langit po, kaya pagdating ni Jesus, mag-umpisa na po yung wedding banquet sa langit. Habang, di ba sa second coming of Jesus, ano po yung mangyari? May kukunin, may iwan. Sino po yung kukunin? Yung babaeng ikakasal, sila po yung kukunin ng lalaking ikakasal. Kilala po ni Jesus kung sino ang babaeng ikakasal. Okay. Alam ni Jesus, hindi ba kilala ng lalaking ikakasal kung sino-sino yung kanyang babaeng ikakasal? Well, In love. Okay? Yung lalaking ikakasal, babaeng ikakasal, they are in love. Okay? Kilala nila isa-isa. My love letter. Honey, tawag honey. Di ko alam kung anong tawag ng couple dito. Ano po yung tawag ng couple dito? Okay. Kuya? O ate? So, yung honey, ganito. Babe? Kaya pag bago, ano po yung meaning ng handa tayo? Maging handa tayo? Sabi ni Jesus, sabi ng Biblia ulit-ulit, maging handa tayo? Maging handa? Hindi lamang po itong ligtas salvation. Una sa lahat, salvation. Kasi po, yung mga hindi pa ligtas, hindi po sila sasama sa rapture. Sigurado na po, hindi po sila sasama sa rapture. Kaya dapat, maligtas muna. Pagkatapos, ano pa yung handa? Okay? Di ba yung pure, yung dress, yung holy life. Holy life. Para hindi madumi yung dress ko. Para hindi madumi. Kailangan po natin ingatan yung ating pamumuhay.
para hindi madamay ng makamundong dumi. Makasalibutang dumi araw-araw umaatak sa atin. Kabilang isang babaeng ikakasal, kailangan po natin bantayan yung ating sarili para hindi po tayo madudumihan ng mga kasalanan, okay? Mga TikTok, YouTube. Maraming alikabok galing sa labas, araw-araw. Kailangan magligo, kailangan hugasan po natin yung ating sarili araw-araw sa pamamagitan ng po ano? Words of God, Bible reading. Yung Bible reading, alam niyo po ba, Bible reading, parang shower time, shower. Kasi isang araw po, di ba, maraming alikabok, pawis. Kaya kahit isang beses, isang araw, o two times, o three times, lalo na po sa summer season, so maraming beses, naliligo po tayo, shower tayo. Dahil maamoy. Tapos yung mga pawis. Yung Bible reading, parang shower time. Shower. Kaya pagkatapos ng shower, sarap pakiramdam, di ba? Pagkabasa po natin yung Bible, okay? Sarap. Yung dumi na pumasok sa akin, galing sa dumi ng salibutan na pumasok sa akin, so nahugas. Ilang beses po naliligo po tayo isang araw, okay? Sa umaga o sa hapon, sa evening. Pag ilang araw po hindi naliligo, anong mangyari? One week, wala. Hindi naliligo isang linggo. Lalo na yung mga bata, ayaw nila maligo, di ba? Kaya sinasaway sila lang, Mami, maligo ka, mag-shower ka. So, kahadyan ng langit tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan, okay, wedding banquet. Tapos, verse 3, sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan, unit ayaw nila dumalo. Okay? Inihanda lang Diyos yung malaking handaan ng kasal sa langit. Inihanda lang Diyos. Tapos isinugo ng Diyos yung kanyang anghel sa mga tao. You are inviting. So, we are inviting you. Okay? Ayaw nila umaten. Ayaw nila dumalo. Ano po yung dahilan? So, muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, naihanda ko na ang aking handaan, pinatay na ang aking mga baka, matatabang hayop, handa na ang lahat. Halina kayo sa handaan ng kasalan. Unid hindi nila ito pinansin, sila ay humayo, ang isa ay sa kanyang sadiling bukid, ang isa ay sa kanyang pangangalakal. Hinuli naman ang iba ang kanyang mga alipin, ginawa ng masama at pinagpapatay. Okay. Verse 5 and 6, ito po yung response ng mga tao. Okay. Hindi nila ito pinapansin. Okay. Yung invitation, saan po galing? Invitation, galing sa Diyos. Handa na daw lahat ng mga bagay, handa na. Lahat ng uri ng saya, lahat ng mga kaligayahan ay nandiyan na. Pero ayaw nila dumalo. Ano po yung dahilan? Dahil sa yung nasa bukit, busy sa bukit. Mga negosyo, trabaho. Yung trabaho sa bukid o mga negosyo, wala pong kasalanan yan, hindi po yung kasalanan. Pero ano po yung problema dito?
Habang naka-focus po sila sa makamundong bagay, busy, kaya hindi nila pinapansin yung invitation galing sa langit. Galing sa langit. Lucas chapter 14. Lucas chapter 14. So, dito po natin nakikita mas detail. Chapter 14, verse 15. Nang marinig ito ng isa sa nakaupong kasalo niya sa hapak, ay sinabi niya sa kanya, sinabi nito sa kanya, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. Ito po yung hapunan, o ito po yung handaan, the same meaning, hapunan, malaking hapunan, handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. At sa oras ng hapunan, sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyahan, halikayo sapagkat ang lahat ay handa na. Verse 18, uni silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, bumili ako ng isang bukit, kailangan kong umalis at tingnan yun. Hinihiling ko sa iyo na umanhinan mo ako. Sabi ng isa pa, bumili ako ng limang makatuwang na bakang lalaki para doon ako upang sila isubukin. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Verse 20, sinabi ng iba, ako ay nagpakasal kaya hindi ako makakarating. So, iba ang uri ng dahilan. Bumili ako lang isang bukit. Kailangan kong umalis, titingnan ko yung bukit ko bagong bili. Kailangan kong check-in yung mga muon. Kailangan kong check-in yung muon kung tama ba yung muon. Kung gaano kalaki. Bumili ako ng limang makatuwang bakang lalaki. So, mayaman siya, mayaman. Limang makatuwang baka, mga 10 baka. Okay, mayaman. Kailangan kong pumunta, umalis para subukin yung 10 baka. Very good reason. Ang ganda ng dahilan. Okay. Nagpakasal ako, hindi ko ako makakarating. Nagpakasal, bagong kasal ako. Kaya ayaw nila dumalo sa handaan ng Diyos. Ano po yung nakikita po natin sa kanilang mga dahilan? Yung kanilang dahilan ay makalupang dahilan. Okay? Makalupang dahilan. Yung bukit, baka, at kasal. Parang ang ginawa po nila sa panahon ni Noe. Ano po yung ginawa nila sa panahon ni Noe? So, bakit ayaw nila sumakay sa barko ni Noe? Diba bang kumakain, umiinom, nag-asawa at pinag-asawa? Okay? Na-miss nila yung chance. Nandyan na yung barko. Inihanda ng Diyos yung barko. Sa loob ng barko, may pagkain o wala sa loob ng barko. Okay? Sa loob ng barko, may pagkain din. Na-miss po nila yung paraan, yung salvation na inihanda ng Diyos dahil sa makalupang bagay. Dahil busy po sila sa makalupang bagay. Kailangan po natin magtrabaho sa bukit. Hindi po sinasabi ng Biblia na hindi na kailangan magtrabaho po tayo. Kailangan magtrabaho po tayo sa bukit.
Kailangan magsika po tayo sa negosyo. Kailangan mag-alaga ng mabuti ng mga hayop. Kailangan mag-aral ng masipag. Pero ano po yung number one? Ano po yung dapat natin unahin? Okay. Yun po ang pinaka yung tanong. Ano po ang number one sa akin? Bukid ba? Bukid yung number one sa akin? O Diyos ba number one sa akin? Yung business ba number one sa akin? O Diyos ba yung number one sa akin? So, balik po tayo sa Mateo chapter 25, yung main text po natin. So, yun po yung meaning ng lalaking ikakasal. Okay. So, sampung berihen, ito po yung sampung berihen ay kumakatawan ng lahat ng tao. Okay? Sa mundong ito, sampung berihen ay kumakatawan ng lahat ng mga tao. Kaya lahat po nandito ngayon ay kasama dito sa sampung berihen. Kumuha ng kanilang ilawan, okay, upang lumabas, upang salubungin ang lalaking ikakasal. Kaya sa panahon po nila, bakit kailangan yung ilawan? Ilawan? Kailan po kailangan ilawan? Sa araw o sa gabi? So, gabi po kailangan sa gabi. Yung ilaw, kailangan sa gabi. Kasi po, hindi po natin alam kung kailan darating si Jesus. So, dito po, ilawan, yung, anong ito, lamp. Okay? Lamp. Yung ilawan, dinala nila para salubungin ang lalaking ikakasal si Jesus. Verse 3 po, sapagkat nang kunin ng mga hangal ang kanilang mga ilawan, hindi sila nagdala ng langis. Ito po yung problem. So, ilawan, langis. Ilawan, langis. Ito po yung kailangan po natin check-in. Ano pong meaning ng ilawan? Sampung lahat, merong ilawan. Tama po ba? Sampung lahat ay nagdala ng ilawan. Okay? Pero lima, hangal na limang berihen, hindi nila dinala po ito langis. Sasakyan, meron sasakyan, pero walang diesel. Anong silbi ng sasakyan kung walang diesel, gasolina? Sasakyan lang meron. Walang diesel, gasolina. Kung hindi sila marunong magpa-diesel, okay? Kung hindi sila marunong magpa-diesel, nakita niya kanina, di ba, may sasakyan, yung driver, nakita niya, konti lang langis. Kung konti lang yung langis, ano ang dapat gawin bago umalis? Bago umalis, dapat, okay? Bago umalis sa malayong biyahe, dapat magpa-gasolina muna. Yun po ang wisdom. Ay, okay na, kahit pa paano, okay na, makatutulak na lang ako. Pakuminto na, tutulak lang ako. Hindi pwede ganun. Bago umalis, okay, kailangan check-in muna kung kaya ba ito. Langis, mas mahalaga, langis. Ilawan, so, dinala po nilang lahat sampo. Ito po ay nakikitang bagay. Visible. Okay? Visible appearance. Nakikitang hitsura po ito. Nakikitang hitsura. Visible appearance. Meron. Nakikitang bagay, meron. Pero sa loob,
langis, laman, laman sa loob, hindi nakikita, laman, wala. Okay. Magandang tingnan sa labas. Maganda yung itsura. Magandang tingnan, may anyo ng kabanalan. Pero sa loob, walang laman. Okay. Walang laman. Dito po, may idea po tayo kung ano ba yung wisdom. Kung ano ba yung ibig sabihin ng matalino o hangal. Di ba yung hangal, ano po ang naalala po natin yung salitang hangal sa Biblia? Isang mayamang lalaki, yung mga isang mayamang hangal, sabi sa Roma Lucas chapter 12, okay? Punta po tayo sa Galit. Lucas chapter 12. Verse 16. Nagsalay siya sa kanila ng isang talinghaga ang lupain ng taong mayaman na inumungan ng sagana. Iniisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani? Sabi niya, ito ang aking gagawin, gigibain ko ang aking mga kamalik, magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. Verse 18 po, sa tingin niyo po, meron siyang magandang plano. So, yung dati niyang kamalig, hindi ka siya. Kaya yung plano niya ay gigibayin ko ito, tapos magtatayo ako ng mas malaking kamalig. So, doon ko titipunin lahat ng mga ari-arian. Very good plan. Sa tingin mo, matalino siya o hindi? So, marunong siya. Marunong siyang mag-isip, marunong siyang magplano, marunong siyang mag-prepare. Okay? Alam niya kung ano ang problema sa buhay. Tapos, nagplano siya agad ng magandang mga idea. Tapos, gagawin ko yan. Hindi siya hangal sa mata ng tao. Hindi siya hangal sa mata ng tao. Matalino siya. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. So, may bahay na, may trabaho na, may insurance na ako, may health insurance. Okay? May vehicle insurance, may medical insurance, may car. May SSS ako, may pag-ibig ako, mga lahat ay ready na. Matalino siya. Verse 20, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subali, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang inyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Hangal. Sa gabing ito, kukunin kita. Saan mapupunta yung mga inihanda mo? Okay. Marami ka nang nakaimbak sa bangko, sa kamalik mo. Okay. Pero ngayon gabi, kukunin kita. Okay. Anong mangyari? Bakit sinabihan siya ng Diyos na hangal? Nagtipon siya ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit, sa Diyos, wala. Sa Diyos, wala. Okay. Yung takpo ng isip niya, okay, magbula sa ipinanganak sa mundo, sa hospital, hanggang sa sementeryo, yun lang po yung nasa utak niya. Magmula sa kapanganakan, lumalaki, nag-aaral, mag-asawa, yung pagpapalaki ng mga anak,
o pagpapalaki ng mga apo, yung mga nanay, tatay dito, mga apo din, inaalagaan ninyo. Tapos mamatay, malilibing sa sementeryo, hanggang dyan lang po yung plano niya. After death, pagkatapos ng kamatayan, ay wala na. Wala na. Pagkatapos ng kamatayan, pag namatay na ako, tapos na. Hangal siya, hangal. Kung ganun po yung iniisip pa ninyo, sinasabi ng Diyos ngayon, hangal ka. Hangal. So, buti nga nakita po natin sa Biblia na yung kalooban ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Tapos, kahit mamamatay tayo, pero alam na natin na bubuhayin tayo ng Diyos. Bubuhayin muli. Tapos, dadalin sa walang hanggang kaharian. Yung mga hindi pa ready, yung limang berihen na hangal, walang langis, ipapaliwanag ko sa iyo, ano po yung langis? Yung ilawan lang inihanda, dinala nila ilawan. Magandang yung buhay sa lupa lang, buhay sa lupa. Ilawan. Pero sa loob, walang langis. Yung langis po ay Holy Spirit. Holy Spirit. So, yung langis po dito, so, ito po yung pinakamahalagang lesson po natin ngayon. Yung langis po ito ay, ano po? Holy Spirit. Holy Spirit. Ano pong ibig sabihin? Limang berihen, ilawan lang, ilawan. Ilawan. Okay? Magandang hitsura ng religion, maaari po sila nagsisimba, okay? Meron po silang magandang anyo ng kabanalan, nagdadasal, nagsisimba, nangumpisal, pero sa loob, walang langis, walang gabay at tulong ng Holy Spirit. Okay. Yung Holy Spirit. So, verse 4, unid ang matatalino ay nagdala ng langis para sa lalagyan na kasama ng kanilang mga ilawan. Meron po isang pastor na nagsabi, naniniwala siya na kahit ligtas ka, pero kung hindi maayos yung pamumuhay mo, ay mawala yung salvation mo, makakancel yung salvation mo. Kaya ingat ka. Yun po yung paniniwala niya ng isang pastor. Okay. Magsabi, pag narinig po nila yung mga about eternal redemption, pag once ka na na-save, so forever save. Okay? Everlasting salvation yan. Pag once ka na na-save, yung kaluluwa mo ay nasa kamay ng Diyos. Hindi ka mawala. Hindi mawala yung salvation mo. Everlasting yan. Everlasting yung salvation mo. Pag ganun mo yung narinig niya, sabi niya, hindi. Hindi daw. Kailigtas ka, pero kung gumawa ka ng kasalanan, pag tumalikot ka, sa faith mo, mawala yan. Mag-ingat ka dyan. Kaya maraming tao nalilito. Natatakot pa rin sila nalilito. Wala pang assurance of salvation. Tapos, nabanggit po niya itong story, ha? Sampung berihen. Tingnan mo, yung sampung berihen, yung langis, sa una, sampung lahat, meron. Pero,
yung limang berhen na ubos. Sabi niya na ubos yung langis. Ibig sabihin, mawala yung salvation. Pero tingnan po ninyo dito, maubos ba yung langis o hindi dinala, hindi nadala yung langis? Magmula sa umpisa, walang langis. Hindi sila nagdala ng langis. Hindi sila nagdala ng langis. Okay. Kaya mula sa simula, walang langis. Hindi maubos. Walang langis talaga. Kaya yung limang berhen na hangal, ay sila po ay hindi ligtas. Yung limang berhen, hindi po sila ligtas mula sa una. Yung limang matatalino na berhen, sila po ay kumakatawan na ligtas na Kristiyano. Okay. Kaya meron po silang langis. Ano po yung langis? Yun po yung langis po ay gabay at tulong ng Holy Spirit. Kaya Roma chapter 8 verse 15, okay? Para mag-review po tayo ng konti, okay? So Roma chapter 8 verse 15. Ito 14. Sapagkat ang lahat na pinapanubaya ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos ay ginagabayan ng Holy Spirit. May gabay at tulong ng Holy Spirit. Halimbawa po, sa bawat family po dito, sa bawat family, so, may anak, may magulang, magulang at may anak. Okay? Kung walang gabay at tulong ng magulang, ano po yung mangyayari yung anak? Magulo, magulo. Okay? Magulo. Pero kung may gabay at tulong o yung pagpaksaway ng magulang sa mga bata, may palo sa bahay, may pamalo sa bahay, tapos yung araw-araw, ginagabayan sila ng kanilang mga magulang. Okay. Pag may kailangan, tulong. Okay. Kung may kailangan, tulong. Tinutulungan sila ng magulang. Pag may sakit, inaalagaan sila ng magulang. Pag may mali, anong ginagawa ng magulang? Okay. Sinasaway. Dinidisiplina ng magulang. Kaya kung may magulang po, nakasama niya lagi, okay? Yung mga bata, kung wala silang kasamang magulang, magulo talaga, magulo. Kaawawa, kawawa yung mga bata na walang kasamang magulang. Pero kung may kasamang magulang, lagi nasa bahay, sama-sama, namomonitor po ng magulang kung kamusta yung mga bata, pag nakita po nilang mali, so sinasaway agad. Pag nakita ni mama na yung mga games lang lagi, na patong-patong yung module, anong ginagawa ng mama? Ni mama? So, pinapatay yung internet. So, may gabay at mga yung guidance ng magulang o disiplina galing sa magulang para maging maayos yung buhay ng bata. Paano po yung ating amang Diyos sa langit? Pinababawian po ba niya yung kanyang mga anak kahit pasaway? Hindi po. Mas mahigpit po yung gabay ng Diyos. Yung tulong ng amang Diyos, mas masagana. Mas masagana ang tulong ng Diyos para sa kanyang anak. Okay. Mahabaging ama at matuwid na ama. Tandaan po natin, yung ating ama po
ay yung Amang Diyos sa hindi po laging nakasmile lang sa atin. So, mahabagin po siya, mahabaging Ama, at the same time, matuwid siyang Ama, matuwid na Ama. Kaya hindi po niya tayo pinababayaan na kahit anumang gagawin natin, yung gusto nating gawin. Kaya meron din pong isang nagtanong sa akin, kung kahit nakapatay ka ng tao, kahit nakapatay ka na, sa langit pa rin pupunta? Ligtas ka na, tinubos ka na. So, hindi po nila naintindihan na meron po tayong gabay, guidance, tulong ng Holy Spirit. Tingnan niyo po, pinapanubayan ng Espiritu ng Diyos lahat ng mga anak niya. So, sa ating pamumuhay, di ba? Chapter 8, verse 9. Chapter 8, verse 9. Unit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Kaya lahat po ng mga anak ng Diyos, Kristiyano, nasa Kanila po, nananatili yung Holy Spirit. May langis po tayo, may langis. Kayong mga kapatiran po dito, may langis po ba kayo o wala? May langis po ba kayo sa bahay? Sa kusina? Hindi po langis sa kusina. Yung langis sa ating puso. May langis po ba tayo? Yes. Holy Spirit. So, Gawa chapter 9. So, tingnan po natin kung anong meaning ng langis. So, Gawa chapter 10, verse 38. Gawa chapter 10 verse 38. Kung paano si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paano naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Ito po yung buhay ni Jesus Cristo. Okay? Si Jesus po, yung buhay po ni Jesus Cristo ay perfectong example o halimbawa sa atin. Okay? Kaya yung Christian living, gusto mong malaman kung ano ang tamang Christian living? Tingnan niyo po si Jesus. Yung buhay ni Jesus ay dapat maitupad sa atin. Yun po ang pinaka-best yung Christian living. Kaya magmula nung na-bautismoan si Jesus sa Jordan River hanggang mamatay siya sa cross ng Calvario sa Jerusalem. Mula nung ipinanganak siya hanggang mamatay siya. Yung buong buhay ni Jesus ay perfectong example, halimbawa sa atin. Kaya dapat natin gayahin, tularan si Jesus Kristo. Ay, Pastor, paano? Mahirap, mahirap yun. Si Jesus ay Jesus. Ako ay ako. Hindi ganun po. Bakit po iniligtas niya tayo? Para maging katulad tayo ni Jesus Kristo. Kaya, habang tumatagal po tayo sa Christian living, ano po yung nangyari? Yung character ni Jesus, yung si Jesus ay nabubuo sa atin. Galatia chapter 2 verse 20. Ano po yung sabi doon? Ako ay ipinako kasama ni Jesus Kristo.
At hindi na ako ang nabubuhay sa akin, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Tingnan niyo po. Hindi na ako ang nabubuhay sa akin, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Yun po yung Christian living. Hindi lamang po yung pagsimba sa Linggo. Kahit nasa bahay na kayo, nasa school o nasa trabaho po kayo, si Jesus ay nasa inyo, nasa inyong puso. Si Jesus ay nasa ating puso, nabubuhay siya. Yun po ang Christian living. Kung nabubuhay si Jesus sa ating puso, yung ating ugali, unti-unti, nababago katulad ng character, katulad ni Jesus. Si Jesus ay humble. Si Jesus ay maamo. Kaya yung ugali ni Jesus ay yung pupunta, mangyayari sa atin. Kaya may changes po tayo. Sa una, noong bago pa lang na save, yung pananalita ay hindi maganda. Okay? Minsan-minsan, nagsisinungaling. Pero habang tumatagal po tayo sa ating pamumuhay Kristiyano, yung ating pananalita, yung ating ugali, yung ating kilos ay nagbabago unti-unti. Katulad ni Jesu Kristo. So, ito po yung buhay ni Kristo. Binuhusan siya ng Diyos ng Espiritu Santo. Binuhusan siya ng Diyos ng Espiritu Santo. Ito po yung langis. Isaiah chapter 51, Isaiah chapter 51 sa Lumang Tipan. Isaiah chapter 51, verse 1. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay suma sa akin, sapagkat hinirang ako ng Panginoon upang ipang-aral ang mabuting balita sa inaapi. Kanyang isinugo ako upang magpagaling ng mga bakbak na puso, upang magpapahayak ng kalayaan sa mga bihag at buksan ang bilangguan sa mga bilanggo. Okay? Sino po ito? Ipaapi. Okay? Tayo noon ito, inaapi. Bakbak na puso, sino ito? Noon dati po ito tayo, ganito, bakbak na puso. Broken heart. Inaapi, nahirapan tayo, walang saya. Mga bihag. Okay. Nasa bilanggo. Nasa kulungan tayo, kulong. Hindi po ito yung mga literal na kulong. Ito po yung kulong ng mga kasalanan. Nakulungan tayo doon sa ilalim ni Satanas. Ano po yung kulong natin? Yung bilanggo? Yung bilangguan? Yung bilangguan ng bisyo? So, bilangguan ng mga tradisyon, okay? O mga religion, bilangguan ng religion, bilangguan ng sariling isip. Minsan po, mayroon pong tao na ayaw nila lumabas sa sariling isip. Nakulungan sila sa sariling isip. Kawawa naman. Okay? Kaya naalala niyo po ba yung mga storya ng tatlong palaka? May istorya ng tatlong palaka. Yung unang palaka, yung tirahan po niya ay ganito, sa ilalim. Okay? Sa ilalim, sa loob, yung may palaka.
Kaya ang nakita, yung kita po niyang langit ay bilog. Lagi yun ang bilog na langit nakikita niya sa ilalim, na, sa loob ng itong yung baso. Kaya, nakaklaim siya lagi, yung langit, bilog. Yun ang nakikita ko lagi, bilog siya, bilog. Meron din pong palaka na nasa, nakatira sa loob ng triangle, na baso, triangle. Ang nakita niyang langit, lagi, triangle. Sabi na, hindi, langit, triangle. Meron din po yung palaka na sa loob ng square na baso, square. Yung langit niya, langit na nakikita niya lagi sa taas ay square. Ay hugis ng langit square. Tatlong palaka. Iba-iba yung kanilang. Kaya pag tipon-tipon po sila, nag-away sila, nagdidebate sila. Yung hugis ng langit, bilog yan, bilog. Hindi, triangle yan. Ay hindi, square yan, square. Nakulungan sila sa sariling experience. Akala po nila yung kanilang nakikita, naririnig, na-experience yun ang lahat. Huwag po tayo maging bilang yung biktima o huwag po tayo maging bihak ng ating experience. Ano po yung tunay na hugis ng langit? Para makita po ng tatlong palaka yung tunay na hugis ng langit, ano po yung kailangan nilang gawin? Lumabas, labas kayo lahat, labas. Labas kayong lahat at tingnan ninyo kung ano ang tunay na langis, ay yung tunay na langit. Labas. Galing sa inyong sariling isip, sariling experience o tradisyon. Lumabas kayo galing sa tradisyon o culture. Lumabas kayo para makita yung totoong langit. Kaya nung lumabas po yung tatlong palaka, nakita nila yung totoong langit. Ay, ganito pala. Ganito pala yung langit, hindi pala yung bilog, hindi pala yung triangle, hindi pala yung square. Isang bahagi lang nakita ko. Isang bahagi. Sabi po, ito po, kaya ipang-aral ang mabuting balita, good news, sa inaapi, sa kanyang, sa mga inaapi, sa mga bakbak na puso, sa mga bihak. Kaya Lucas chapter 4, verse 18, nabanggit po ito ni Jesu Cristo sa Lucas chapter 4. Ito po yung nabanggit po ni Jesu Cristo, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako ay hinirang niya upang ipang-aral ang magandang balita sa mga dukha. Ako ay sinugo niya upang ipahayag ang palaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulak upang palayain ang mga inaapi. Ito po yung ministry ni Jesu Cristo. Okay? Hinirang, binuhusan. Anong ibig sabihin? Hinirang, binuhusan. Langis po yan, langis. Holy Spirit is the oil. Holy Spirit. So, balik po tayo sa Mateo chapter 25. Verse 5. Samantalang naala na antala pa ang lalaking ikakasal, inaantok silang lahat ay nakatulog. Okay? Ito yung limang berihen.
Di ba lima? Lima. Ito ay hindi pa ligtas. Ito, hindi pa ligtas. Okay? Ito, ligtas na Kristiyano. Bakit? May langis. May gabay at tulong ng Holy Spirit. Pero anong nakikita po natin? Anong nakikita po natin ito? Silang lahat ay inantok. Dahil mabagal yung pagdating ni ng lalaking ikakasal. Naaalanta pa ang lalaking ikakasal. Ito po yung nangyari sa ating panahon sa second coming. Kasi habang matatagal pa yung second coming, kahit yung mga Kristiyano po ay inaantok, minsan sila inaantok. Inaantok. Sa mga makalupang bagay. Okay? Ay, kailan ba? Matagal na sabi nila, end of the world, wala pa. Ay, babalik tayo sa negosyo. Babalik sa bukit. Babalik sa baka. Kahit sa mga Kristiyano po, mayroon din po mga inaantok sa katagalan na naghihintay. Pag matagal na naghihintay, pagod o hindi? Pag matagal na naghihintay, pagod o hindi? Pag mahaba yung pila? Okay? Kaya ganun din po, kailangan po dito pagtsatsaga. Yung mga Kristiyano po, kailangan po dito pagtsatsaga. Hebreo, second Pedro, verse 3. Verse 9. 2 Pedro chapter 3 verse 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalan itinuturing ng iba, kundi matyagay sa iyo, sa inyo na hindi niya ibig ang sinumang mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Bakit wala pa si Jesus? Bakit wala pa yung second coming? Anong sabi ng Biblia? Hinihintay pa daw niya na lahat ay magsisi. Okay. Matyaga siya sa atin. Matyaga sa mga matitigas yung ulo. Matyaga siya sa mga matitigas na puso. Ayaw niya sino mang mapahamak, lahat ng tao ay dumating sa pagsisisi, yun ang gusto ng Diyos mangyari. Kaya hanggat maaari, hinihintay niya. Verse 6 po, Mateo chapter 25, dumating na, verse 6, si Jesus. Subalit ng tinanghating gabi na, ay may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas kayo upang salubungin siya. Bumangon lahat at ang mga birihan yun ay iniayos ang kanilang mga ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan niyo po kami ng mga langis sapagkat namamatay na ang aming mga ilawan. Nagsasabi, sumagot ang matatalino na nagsasabi, maaari hindi sapat para sa amin, para sa inyo, kaya pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili kayo ng para sa inyo. Habang pumupunta sila upang bumili, dumating ang lalaking ikakasal. Ang mga nakapaghanda ay pumasok sa kasama niya sa piging ng kasalan at isinara ang pinto. So ito po yung mangyayari. Okay? Habang inaantok po silang lahat, dumating na yung lalaking ikakasal. So, pero limang hangal. So, doon po, niya na-realize ano ba yung kulang sa kanila. Walang langis. Namamatay yung ilawan, namamatay. Share. Pero pwede ba share yung langis?
Hindi pwede. Late na. Kaya yung mga nakapaghanda ay pumasok na kasama niya sa piging ng kasal. Tapos, isinara yung pinto. Verse 11, pagkatapos, dumating naman ang ibang mga berihen na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami. Sa palakay nyo, kung ganito po, pagbuksan mo kami, hindi pa pwede pabuksan sila? Kahit late na sila, pero hindi ba sila pwede pagbuksan kami? So, wala nang chance. Minsan, di ba, pag kayo may schedule po tayo ng pick-up sa tinurig, mga 8 o'clock o 9 o'clock, yun po yung schedule ng pick-up service. Minsan kahit late na konti, pag late na po kayo lumabas, wala nang service, di ba? Umalis na. Okay? Umalis na. May second batch pa. Okay? Mas maganda, second batch. Pag umalis na rin yung second batch, pag naiwan ka sa second batch, so wala nang service. Kailangan gumawa ng ibang paraan. May paraan pa sa mga pagpunta dito, pero dito po, pag naisara na po yung pinto, wala nang chance. Malaking lesson po ito. Okay? Pag nakasara na po yung pinto, wala nang chance. Verse 12, Uni sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Hindi ko kayo nakikilala. Anong ibig sabihin? Hindi ko kayo nakikilala. Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kanyang kalooban ay papasok sa langit. Anong sabi ni Jesus sa mga nag-claim na nagpropesiya ng nagpropesiya sa pangalan ni Jesus, nagpalayas ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus? Akala po nila nakilala sila ni Jesus, pero anong sabi ni Jesus sa kanila? Hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. Walang relation. Walang relation. Walang langis. Anong ibig sabihin? Walang langis. Walang gabay at tulong ng Holy Spirit. Walang langis. 2 Corinthians Second Timoteo chapter 3 verse 5, 2 Timoteo. Magmula verse 1. 2 Timoteo chapter 3, magmula verse 1. Ito po yung sitwasyon ng huling araw. Okay? Ito po yung takpo ng mundo ngayon. Ganito po yung takpo ng mundo ngayon, buong salibutan. Unit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwair sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Sa ating panahon po ito. Sa ating panahon. Maibigin sa sarili. I am the center of the universe. Okay. Mga self-centered yung mindset. Kung ayaw ko, hindi ko yan gagawin. Kung gusto kong gawin, gagawin yan. Wala po silang pakialam sa plano ng Diyos. Meron silang sariling plano, sariling para, yung pangarap,
Pero pagdating sa plano ng Diyos, walang pakialam. Yung kanilang prayer o yung kanilang reading, Bible reading, parang yung mga minsan-minsan lang. Yung Bible reading, dapat araw-araw, Bible reading. Kasi po yung words of God ay yung ating pagkain, yung kanin po natin, kanin po. Pero minsan po sa mga Kristiyano po, nagpabasa ng Biblia parang katulad ng birthday cake. Birthday cake. Yung birthday cake, araw-araw kinakain po natin o minsan-minsan lang kinakain natin? Birthday cake. Minsan lang kinakain. Pag may occasion. Pero yung Bible po, hindi po yung birthday cake. Bible ay daily bread. Daily yung kanin po natin yan. Dapat araw-araw. Maibigin sa salapi. Mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlais, wair sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Walang langis po ito, walang langis. Okay? Walang langis po sila. Verse 3, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, walang mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti. Mga taksil, matitigas yung ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na mga maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, uni tinatanggihan ang kanilang kapangyarihan. May anyo. May anyo ng kabanalan, anong ibig sabihin? May ilawan. Okay? May anyo ng kabanalan. Nagsisimba, nagdadasal, sumasama sa mga gawain minsan. May anyo ng kabanalan. Sabing Kristiyano. Pero walang langis sa loob. Walang laman sa loob. Kaya walang changes sa buhay. Walang changes. Ito po yung mga limang hangal na berihen. Second Corinthians. Chapter 13. Last verse po natin ngayon. Second Corinthians. Chapter 13, verse 5. Ito po yung kailangan po natin gawin sa oras na ito. Okay? Verse 5, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Kristo ay nasa inyo, malibang kayo ay nabigo sa pagsubok? Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung nasa pananampalataya kayo. Okay? Napakahalaga po yung pananampalataya. Okay? Pananampalataya ito, so about salvation, about yung God, okay? May tiwala po ba tayo sa Diyos? May tiwala po ba tayo sa Diyos? Kung may tiwala po tayo sa Diyos, put our trust in God. Okay? Put our trust in God. Yun lang po, hindi po. And obey to His words. Okay? Obey to His words. Kung magtiwala po tayo sa Panginoon, doon po, may tunay na kapayapaan. Okay? May kapayapaan. May kapahingaan.
Tapos, kung may tiwala po tayo sa Diyos, sa Panginoon, yung kanyang kalooban, yung kanyang plano, yung kanyang utos sa atin, dapat sundin. Yun po ang pinaka-katungkulan natin. May pangako po tayo, di ba? Seek ye first, okay, His kingdom and His righteousness. All these things will be added unto you. Ako ang bahala sa iyo. Yun po ang sabi ng Diyos. Ako ang bahala sa lahat ng mga kailangan mo, Ama kita. Last Bible seminar yata, 2 weeks ago, nung nagpunta po ako sa Tinurik, sa Mission Center, isang bata lumapis sa akin, isang bata, lalaki, sabi niya sa akin, Ama kita. Nagulat po ako, sabi niya, Ama kita. Parang first time ko narinig. Anak kita? Anak, ikaw yung ama ko, ako ay anak mo, parang. So, ganun din po yung sinasabi ng Diyos. Okay. Sabi ng Diyos sa akin, ako ay ama mo. Huwag kang mag-alala. Okay. Tungkol sa mga pangailangan mo sa buhay, huwag kang masyadong mag-alala. Magtrabaho ka, mag-aral ka ng mabuti. Magtrabaho ka ng masipag, pero sa likod mo, tumutulong ako sa iyo. Nagbibigay ako sa iyo ng katalinuhan. Magbibigay ako ng kalakasan sa katawan mo. Kaya nga, unahin mo muna ang kanyang katuwiran at ang kanyang kaharian. Mag-focus ka muna sa evangelism sa mga mahal mo sa buhay. Mag-focus ka. Yun ang business mo yan. Yun ang trabaho mo yan. Evangelism. Kung ganun, yung mga pangailangan mo sa buhay, tutulungan kita. Okay? So, ngayon po, pinag-aralan po natin tungkol sa 10 berihen. 10 berihen po ay lahat ng mga tao sa mundong ito, pero may 2 grupo. 5 hangal, 5 matalino. Nasaan po ba tayo? Sa itong 2 grupo, nasaan po ba tayo? Okay. May langis po ba tayo? May langis? Yes. Meron po tayong gabay at tulong at aliw ng Holy Spirit. Kahit hindi perfecto tayo agad, pero nagiging improved po tayo, improve sa ating pamumuhay Kristiyano. Sana tuloy-tuloy. Sumunod po tayo at magtiwala sa Panginoon. So, okay, let's pray together. Panginoon, salamat po sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong mensahe. Nawa, katulad ng 5 matatalinong berihen, tulungan niyo po kami upang maging handa din po kami sa harap ng second coming of Jesus. Kung meron po dito na hindi pa sure yung kanilang kaligtasan, maawa po kayo sa kanila at bigyan niyo po sila ng pagkakataon na makinig muli ng ebanghelyo. Yung mga bagong ligtas na kapatiran dito, sana lumago sila sa pananampalataya. Yung mga kapatiran na natitisot sa iba't ibang uri ng pagsubok at pagturusa, nawa bumangon muli sila sa pamamagitan ng magkapangyarihan kamay mo, Panginoon. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesu Kristo. Amen.